Ginising ako ni tita, so extra muna ako habang wala pang trabaho. Siyempre, para kahit papano may extra income tayo. Kape muna tayo, then siyempre habang nagkakape, mag-aayos na rin tayo. Tara, samahin niyo ako. Walang kape, so magkagatas na lang muna tayo. For today. A few moments later. Ayan, nakapambahay lang din ako, nakaayos na ako dahil ang pupuntahan namin doon is bahay lang din. Linisin namin siya. Ayan, naglalakad na kami, kasama ko si Tita Jo. Doon kasi siya nagtatrabaho, syempre nasa bahay lang ako for today. Extra income para sa akin. For the walk na kami for today. Medyo maputik sa amin kasi umulan kagabi. Yan ang problema sa amin pagtag-ulan. Maputik. Minsan bumabaha. Pero dito lang naman sa side na to. Maputi. Ayan, nandito na kami sa kanto. Mag-aantay kami ng jeep for today. Medyo cloudy naman ngayon. Kasi nga, tag-ulan na naman. Kaya mag-iingat kayo. Lagi kayong alerto, mga bakla. Sobrang tagal ng jeep. Nag-walk-walk muna kami. Lakad muna kami. Pero ang ginagawang Robinson is si Mark. Konting kembot lang sa amin. Malapit na kami sa tabang wala pa rin. Malapit na kami sa bahay na pumuntahan namin. Gravity. For the walk naman yan si Tita Jo for today. Tagal namin nag-aantay ng jeep 30 minutes. Wala pa rin jeep. Nag-walk-walk na kami. Meanwhile. At ito na nga nangyari. Dito na kami sa tabang. Akyat kami doon. Sa tulay na lang. For the walk. Wala eh. Sobrang tagal na yung gate. Akyat na kami ng tulay. Kasi yung pinapasukan ni Tita Jo, dito lang sa may tabang. Malapit-lapit lang din sa amin. Eh gusto namin sumakay ng jeep kasi sobrang tagal. Sabado kasi ngayon kaya parang ang dalang ang dumadaan for today sa amin. Dito na kami sa tabang kung saan ginagawa yung LRT. Ayan. Tapos may ginagawa dito ng hospital. Ayan. A few moments later. Ayan, nakasakay na kami ng tricycle papuntang Bulacan-Bulacan. Nakatipid din kami sa pagsakay ng jeep. Yung pagsakay namin ng jeep, hindi na lang namin babayad, kaya lang nakakapagod mag-walk-walk. Tagal din nag-aantay ng jeep. Wala to. Malilit kami sa papasukan. Pero bahay lang din naman sa bawal lang mali. Kawid na kami. Walk na naman again kasi medyo looban yung bahay nila Kuya Mel. Kuwawa na may aso, puro galis. Nakita niya yung asong may galis. Kasi
nagpupo siya sa may kalsada. Ngayon yung ali doon, sinusumpa yung aso kasi nga, ang dami daw kalat doon na taki sa ano, baboy na daw doon sa bahay, baboy pa sa hakyop. Gigil na gigil yung ali, grabe naman oh. Kung maputik sa amin, dito naman baha. Ayan. Ganun talaga ang life. Pag ba, mababa ang lupa, binabaha talaga. Ito na yung bahay nila, Kuya Mel. For the canal. Yan, dito tayo sa bahay ni Kuya Mel. Nasa bahay na kami, Kuya Mel. Ito si Kuya Mel. Ito ako kasi taga-Florida din. Kuya Mel, hi ka naman. Dito na kami sa bahay. Konting pahingal. O diba, sabi ko sa'yo, bahay lang din ang pupuntahan natin. So ito, pinapalinis ni Kuya Mel. Itatapon na daw. Itong aparador niya. Siyempre, ano, medyo sira na siya. Yung salamin na lang nakikita kong matino kasi wala siyang basag. Tapos, maganda-ganda pa siya kaya mapapakinabangan pa natin to. Bali, tatanggalin na namin yung mga may-anay kasi yung iba may-anay na. Ito ang may-anay na. Ayan, nakita niya yan. May-anay na siya. Hindi talaga siya mapapakinabangan. Tapos, yung ibang mga damit dito sa loob, ayan, itatapon na. Tapos, pipilian na lang. Sayang kasi yung iba, mapapakinabangan pa na iba. Ayan. Ito yung papalinis niya. Tapos, konting walis-walis lang sa labas. Hindi naman kasi nakakapagod kasi parang nasa bahay ka lang. Diba? Parang nasa sarili mong bahay. Pero syempre, hindi sa atin itong bahay. Kaya kailangan, may babayaran kami. Kailangan syempre, pag balik nila, malinis kasi umalis sila. Ayan. Tapos, muna na naman tayo kay Tita Jo, ayan. Tapos na. Ayan mga buto. Pina-plastic niya, tapos talagay niya sa freezer. Kasi si Kuya Mel, marami siyang aso. Dito sa labas. Tapos, meron siyang mamahaling aso na kakulong. Pakita ko sa inyo. Ayun, si Dollar. Hi, Dollar. Ayan. Ayun si Dollar. Dollar, Dollar, Dollar. Dollar, Dollar, Dollar. Ayan. Tapos, ito yung mga askal na sa labas. Ayan, yung mga askal. Ayan. Medyo naiilang pa sila sa akin. Tapos, may bagong panganak na askal. Yan, mababait naman yung aso kaya lang syempre napakadali lang kung pumunta dito kaya tinatahulan nila ako. Tita Jo kasi kilala na. Bali pangatlong beses na ako napunta dito sa bahay ni Kuya Mel kaya medyo okay na ako dito. Tsaka matagal na namin kilala si Kuya Mel. May business kasi siya, nagbebenta siya ng mga pagkain ng pusa, ng aso, ng shampoo. Yan, ayan ang business niya. Ito, may mga gamot, vitamins, ayan. Marami siyang paninda. Tapos ito yung mga, yung sa pusa ata ito. Ayan, ito yung mga shampoo, ayan sa pusa. Ayan, ito yung bodega niya na, ito yung kwarto kasi sa bahay. Hindi naman kasi masyado ginagamit. Ayan, inistakan niya ng mga sabon-sabon. Ayan, ito pa mga sabon, ayan. Ito din, mga vitamins, ayan. Ito yung polvo ata. Tapos pabango ng mga pusa, ng aso. Tapos may kulungan pa dito ng daga, ayan. Diba? Di mo kaya. A few moments later.
Yung ibang damit talaga mapapakinabangan ba? Ito. Ang gaganda. Kaya lang ibang mingat-ngat. Kasi yung kapatid ni Kuya Mel nasa ibang bansa na. Siguro ilang taon na rin itong hindi nagagamit kasi mula nang di na sila nakatira dito. Ito naman, nagbablog ako, di ako makasagan. Pag-uupa, di ba, ilalabas mo yan. Ilalabas natin yan ito eh. Ito lang sila. Ilalabas na natin yan. Eh, hindi mo pwede sa atin yan eh. Pwede to? Pwede, di binaha. Diyos ko naman eh, dito, huwag gamitin. Yung iba na ayos na namin tapos mayroon pang natira dito. So, yun na siya. Na-check na namin hanggang likod. Buo pa siya. Papagalabangan pa siya. Nag-iisipan namin kung iuwi namin. Kaya lang, naisip namin kung paano namin siya bibitbitin. Kasi nga, masyadong malaki. Medyo malaki siya. Kaya, pag-iisipan namin. Sayang kasi kesa sisirain kasi dapat namin. I-chinek namin. Buo pa. Bupa yung likod, kala namin may ingat at nandaga. Yung pala, ito lang yung may ingat at nandaga. Ito, ito lang, yung sa loob. Pero, sa kabuuan, buong buo pa siya. Sayang. Pero, tatanungin namin kay Kuya Mel kung pwede siyang hingin. Tapos, lalagyan na lang namin siya ng wallpaper. Nabibili siya sa Shopee. Kasi meron din siyang ganito. Meron siyang bago ito. Yan, ito yung bago na. Tapos, kasi may nakita akong ganitong wallpaper, kamukhang kamukha. Ayan. Mura lang naman yung wallpaper. A few moments later. So, ayan, medyo malinis na siya, nilinis ko siya. Ayan, nagmukha siyang bago. Tapos yung salamin, nilinis ko na din kasi medyo maraming dumi-dumi dito. Tapos may mga sticker siya. Kaya, ayan, nilinis ko siya. Ayan, diba? Nagmukha siyang bago. Tapos, o diba, mapapakinabangan pa siya. Malalagyan pa siya ng maraming damit. Kaya, papayag yun si Kuya Mel na yun din yung problema kung paano namin siya iuwi. Iisip namin. Sayang. Puro ko sayang, di ba? Kasi sayang talaga. Alam mo na may mga Pilipino hanggat na papakinabangan pa. Kukunin at kukunin. Pahinga muna tayo. Pili ni si Tita yung kulungan ni ano, ng aso. Agarda tayo for today. Kaya nalinis na namin siya, maluwag na siya. Ayan. Ito yung matitinong damit. Yan, iuwi namin to tapos lalaban yung iba pamimigay. Tapos, ito din mga bag. Yan, pamimigay niyan. Ayan. Kasi ito, kaya pinalinis ni Kuya Mel. Paglalagyan din ang mga paninda niya, yung mga sabon, ganun. Para maluwag din dun sa harap. Yun. Wala na masyadong gagawin. Magmamap na lang, tapos walis-walis. Tapos yun, mag-iwan na lang ng pagkain ng asong nakakulong doon kasi twice a day kumakain yun. Kailangan pag-uwi namin, kakain siya.
Tapos yung mga aso dito sa labas, isang beses lang naman kumakain sa isang araw yun. Kaya walang problema. Basta pag alis namin dito, malinis na. Kaya yun, magmamap tapos walis, tapos maliligo na. Tapos tayo mag-map pag-walis. Then, pahinga ulit. Tapos, pwede tayo maligo. Diba? Hindi naman kasi masyadong pagod. Kasi kung ano lang naman yung pinautos ni Kuya Mel, yun lang yung gagawin. Meanwhile, tapos na akong maligo. So, pauwi na kami. Then, bago kami umalis, nilinis muna namin to. Ayan. Bali, ito palang cabinet. Iiwan muna namin dito tapos sa Monday namin siya iuwi. Yan. Iuwi namin siya, sayang kasi. Papakinabangan namin siya kasi itapon. Yun ang nakakababa lang namin ng gift dito sa amin. Salamat sa magsama sa akin at huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click the bell button para update ka sa aking mga video.